Oh. Para po sa ating opening song, tayong pong lahat ay tumayo at ating awitin ang Luwalhatiin si Jesus, hymn number 136, 136. Luwalhatiin si Jesus na manunubos, awitin ang kanyang pag-ibig. Mga anghel ay nangangupuring lubos, purit ka lang sa ngalang marikit. Matiyagan iyat ang kaniya kakalubos.
kadakilaan niya sa awit ng galak na isaysay. Luwalhatiin si Jesus na manunubos, hirap sakit kanyang tiniis. Namatay ang dugo ay ibinuhos at sa sala tayo ay tayo po'y lumot sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa isang linggo ninyong pag-ingat at paglayo sa lahat ng anumang mga kapahamakan, lalong-lalo na sa mga karamdaman. Kami po'y inyong ilinayo sa lahat ng bagay na ito. Ama, nagpapasalamat din po ako sa mga pagpapalang ipinagkaloob nyo sa loob ng isang linggo. Kung ano man ang aming mga hanap buhay, maraming salamat po sa lahat ng ito. Ama, narito po ang inyong isinugong tagapagsalita na si Brother Mandal. Muli niyo po siyang bigyan ng katalinuhan ng langit upang maihayag ang lahat ng inyong mga banal na salita at maunawaan ang lahat ng nakikinig sa bahay man o sa simbahang ito, na aming maging pampatibay sa aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, maging sa pag-iisip, sa panlatamang po sa gawa. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, at maligayang araw ng kapahingahan. Ang lahat po ay malugod na tinatanggap sa ating pong pagsamba ngayong gabi, at ganoon din ating pong binabati yung ating mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan na sumusubaybay sa ating pong FB Live, ganoon din sa ating mga kaibigan sa buong kapuluan na sumusubaybay din sa ating paglilingkod ngayong gabi. At pasalamatan natin ang ating Diyos sapagkat sa kabila ng ating kapaguran ay mayroon pong isang araw ng kaluguran, ang araw ng Sabat. Ngayon pong gabi, tayo po'y magpapatuloy sa siriyeng ating tinatalakay sa aklat ni Daniel. Yan. At tayo patuloy na pangungunahan ni Brother Gary sa mga topiko na ating pag-uusapan. At bago natin siya mapakinggan, ay nais nating pasalamatan yung ating mga kapatid na naglingkod ngayong gabi sa pagpapaawit, si Sister Elisa at saka si Sister Ruby. Salamat po sa inyong paglilingkod. Ganoon din kay Brother Emmanuel sa kanya pong paglilingkod sa panalangin. At ngayon pong gabi, tayo po'y makikinig, mga karinig ng tanging awit na iahandog sa atin ng ating mga kapatid din naman, si Sister Rose, Sister Rosemary, at saka Sister Rona. Ngayon pong gabi, salamat din kay Brother Ricky sa kanyang pagsaliw sa piano, at tayo magpasalamat sa Diyos, atin pong ituon ang ating puso't kaisipan
sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayong gabi upang tayo ay mapagpala. At muli, marami pong salamat sa inyong pagdalo at kayo po ay dapat na magalak sapagkat itong araw na ito ang pagsasama-sama ng kanyang mga anak upang purihin siya at sambahin sa kanyang banal na pangalan. Muli, happy Sabat po sa ating lahat. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Paman. Panginoong dakila katapat sa dalangin ko, ako inibig mo kahit ako ay ganito. Ang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa pag-ibig mo sa
pag-ibig mo ako noon, Ama. Happy Sabbath, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay talagang di nagkukulang, kaya tayo ay patuloy na narito bilang tanda ng pag-ibig niya sa atin. Sapagkat sa araw-araw, anuman ang ating dinadanas, mga kapatid, suliranin man o mayroong mga kaligayahan tayong naranasan na dumating sa ating mga buhay, kaya tayo ay patuloy na magtatapat sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. So, sa gabing ito mga kapatid ay magpapatuloy tayo sa chapter 5. Tayo ay nasa verses 13 at 17. Ito ay pinamagatang Belshazzar meets Belshazzar. So ito yung pagtatagpo mga kapatid ng dalawang may magkahalintulad na pangalan. Si Belshazzar at si Belshazzar. So malalaman natin mga kapatid ang tagpong ito. Umpisahan natin nang sabi dito sa 13 ng Daniel. Nang magkagayoy dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag sa Juda, sa Huda, na kinuha sa Huda ng haring aking ama. Yan. So yun po ang tanong. Ang dalawang lalaki ito mga kapatid na binabanggit dito na sila ay nagtataglay ng halos magkaparihong pangalan. Pangalang Belshazzar at Belshazzar. Si Daniel ay muling dinala sa harap ng hari at ang mga nakaraang nakaharap niya ay nahari ay muling binanggit si Daniel mga kapatid. No? Ito ay binanggit na doon sa chapter 2 Verse 24. Nang sabi doon, kaya't pinasok ni Daniel si Aryok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay naparoon at nagsabi sa kanya nang ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia, dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipapaninaw sa hari ang kahulugan ng kanyang nakita. Yan. So ito yung mga kapatid, no? Ang sabi doon sa 5 verse 13 na siya ay muling inaharap sa haring Belshazzar. No? Ito yung muling pagkakataon na muli siya ay makaharap yung isang hari. So dito, inilarawan na ang reyna, ang sabi rito, dito sa
6:13 mga kapatid, no? Chapter 6. Dito ipinaalala ni Belshazzar kay Daniel na siya ay dumating sa Babylonia bilang isang bilanggo ng digmaan. Siya ay tinatawag na isang bihag, mga kapatid, no? Pero dito, inilarawan ng inang reyna ang posisyon ni Daniel sa Babylonia. Kaya sa ganitong paraan, sa halip, ay binanggit niya ito. Ang binanggit niya, ang Daniel na ito ay pinuno. Pinuno ng mga pantas sa Babylonia. So, ang sabi pa ay ni Belshazzar, ang aking ama na hari, si Daniel ay inilagay sa antas na isang bihag. Ngayon ay ipinagmamalaki ni Belshazzar ang kanyang malapit na kaugnayan sa tanyag na si Nabucodonosor. So, nung marinig ito mga kapatid, no? Dito sa 14, ang sabi dito, nabalitaan kita ng espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. Yan. So, narinig, I have heard, ang sabi niya. Kaya ang sabi niya sa 16, mga kapatid, ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyong ngang mabasa ang sulat at may paaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong lig at ikaw ay magiging pangatlong pangulo. Yan. So muling inulit mga kapatid, no? Ating natalakay nung nakaraan kung ano itong damit, no? Na kulay na murado na tinatawag. Ito mga kapatid ay ang magtanging makakabili lang nito ay yung may mga kaya sa buhay, yung mayayaman. Kaya ang damit na ito na kanyang sinabi na ibigay sa kay Daniel ay hindi ito basta-basta mabibili nino man, no? So yung kwintas, no? Ito rin yung kwintas na binabanggit doon kay Joseph, no? Na ipinagkaloob ng paraon sa kanya. Yan yon mga kapatid, no? So ating nadaanan ito nung nakaraan, ang mga kahulugan nito. So, the God, the spirit of the gods, ang sabi dito. So si Daniel ay mayroong espiritu na kakaiba mga kapatid, no? Ang sabi, no? Yung supernatural knowledge. Siya ay ano? Siya ay may connection sa Diyos, sinasabi dito. Meron siyang extraordinary wisdom. Yan. Na ang ibig sabihin sa Aramaic ay hukma yatera. Yan. An exceptional wisdom. Isang pambihirang karunungan mga kapatid, no? Yan. Kasi mula pa nung unang mga hari ay talagang itong si Daniel lamang ang mga nakapagpaaninaw sa mga kahulugan ng mga pangitain. Kaya si Daniel ay tinatawag na isang mayroong kakaibang espiritu. Mayroong kakaibang katalinuhan nagmumula sa Diyos. So ito yung tinatawag na an excellent spirit. No? May isang mahusay na espiritu. Yan, so muli mga kapatid, no? Ang sabi ni Brother Barua ay yung espiritu na yan. No? Kung minsan sa atin ay, sabi ni Brother Barua ay lumalabas yan. No? Iniiwanan kanyan minsan. Hindi lang minsan, kung talagang
kailangang iwanan, maiwanan ka talaga mga kapatid, no? Kaya makukuha natin dito na mula kay Daniel, na talagang si Daniel ay meron tayong matutunan na merong talagang kakaibang espiritu, mahusay na espiritu ang tinatawag. So, binanggit dito sa Daniel 5 verse 12. Ang sabi dito, palibhasay, isang marilag na espiritu at panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpaliwanag ng pag-alinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na yan na pinangalan ng hari na Belshazzar. Tawagin nga si Daniel at kanyang ipaaninaw ang kahulugan. Yan. So, talagang mula doon sa mga unang hari mga kapatid, no? Ay dito ay sinasabi na kapag hindi nung tinawagan niya ang mga lahat ng pantas sa Babylon, ang sabi ay kapag hindi niyo na ipaaninaw ng maliwanag, ay anong gagawin? Pagpuputol-putulin. Pero si Daniel ay pumagitna. So doon natin makikita mga kapatid, no? Yung sa mga mangyayaring kaguluhan ay makikita, no? Sa atin din, ganun din mga kapatid. Kung tayo ay mayroong mabuting espiritu na sinasabi ay talagang maari mong husayin yung isang gulo, maari mong pigilan. Kaya ito ang ginawa ni Daniel, mga kapatid. So, sa 17 ang sabi, nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, yun na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. So si Daniel, makikita natin dito ay hindi siya naghanga doon sa ibibigay ng hari kapag ka naipaninaw niya yung mga sulat sa dingding na kanyang nakita. So malinaw ang sinabi dito. Sumagot si Daniel, ang sabi ni Daniel, at kakaiba ang tugon ni Daniel doon sa mga naunang hari. Ang sagot niya ay, ang sabi, you may keep your gift, no? Sa iyo na yan, sabi niya. Malinaw na ang pangako ng isang mayamang gantipala, ang sabi rito ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kung ano ang kanyang sasabihin para sa isang katulad na pagtanggi na tumanggap ng regalo. Yan. Ang sabi ito'y may kalintulad na tala. No? Mababasa natin sa Hineses 14:21 hanggang 24 na sinasabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang saga ng iyo, ang mga pag-aari. At ang tugon ni Abraham, ang sabi sa hari, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at lupa. Dagdag pa niya, sinasamo ko, hindi ako kukuha. Maging isang sinulid, no? Kahit isang hibla ng sinulid, no? Ang isang panali ng panyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Yan. So, makikita natin mga kapatid, no, ang paghahambing dito sa mga talatang ito na wala sa kanila yung paghahangad na yung inalok ng isang hari ay kukunin nila. Yan. So, makikita natin ang katapatan, no? So, ang sabi pa dito, si Daniel marahil ay dito sa chapter 5:13-17 mga kapatid, no? Yung paglalahad dito, yung exposition sinasabi dito.
Si Daniel marahil ay may edad na nasa 80s, mga kapatid. Kabaliktaran sa mga salita ng inang reyna tungkol kay Daniel. Si Belshazzar, sa simula pa lamang ng kanyang pagsasalita ay nagpapahina kay Daniel, ang sabi pa rito, sa pamagitan ng pagpapaalala sa kanya na isa siya sa mga itinapon mula sa Fuda. Isa pa, para ipakita ang kanyang superior na posisyon sa propeta, buong pagmamalaki niyang sinasabi na dinala ng kanyang amang Nebuchadnezzar si Daniel na isang bihag mula sa Fuda. Yan. So yan ang kanyang mga sinasabi, mga kapatid, no? Na itong Daniel na ito ay dala ng kanyang ama na isang bihag. Kaya ang sabi dito, ayon sa orihinal na tekstong Aramaic, sa isang senaryo, dalawang beses na tinutukoy si Belshazzar ang bayan ni Huda, bagaman malamang na pariho ang pangalan ng hari at ng propeta. Yan. Pero magkakasulungat ang kanilang katangian. Yan. So malalaman natin, mga kapatid, no? Bagamat ang kanilang pangalan ay halos magkapariho, pero makikita natin na magkasalungat naman sila, no? Ng mga ugali, di ba? Magkakaiba sila. Ang sabi rito sa dalawang lalaking ito ay mayroong pagkakaiba, si Daniel at si Belshazzar. Si Daniel ay pinangalan ng Belshazzar. No, makikita natin doon sa chapter 1 verse 7. Ang pangalan naman ng hari ay Belshazzar. Makikita naman natin sa chapter 5 verse 1. Sa chapter 1 verse 4 ang sabi, si Daniel ay ano? Si Daniel ay walang kapintasan. Siya ay may mabuting bikas. Siya ay sa ibang salita, mga kapatid, ay skillful in all wisdom. No? Siya ay talagang matalino. No? Ang sabi, bihasa sa kaalaman, natutunan ni Daniel ang wika at nababasa ang nasusulat sa dingding ayon sa chapter 5. Ito, mga kapatid, ay matatalakay natin sa sunod na Friday na nabigyan at nabasa ni Daniel yung sulat. Dito, mga kapatid, ay malalaman natin na si Belshazzar ay hindi man lamang niya mabasa. Yung nakasulat sa dingding ay hindi man lamang niya mabasa. Subalit ang sabi rito ay si Daniel ay talagang nabasa niya at naipaliwanag at sinabi kung ano ang mga kahulugan nito. Ito, mga kapatid, ay sa chapter 5:18-28, ito ay matatalakay natin sa sunod na Friday. So ang sabi pa, si Belshazzar naman ay walang kakayahang mabasa. Yan ang nakasulat. Kaya isa ito, mga kapatid, sa napakalaking agwat nila, no? Si Daniel ay tumatanggi sa alak, no? Nang sila ay magkakasama roon nung siya ay pinatawag ng hari. Tumanggi si Daniel na madungisan ang kanyang sarili. Yan. Napakalaking katotohanan talaga yan, mga kapatid, no? Sa alak pa lang kapag talagang malaking dungis, mga kapatid, no? So meron tayong, ako sa akin lang, meron tayong mga nakikitang, mga kapatid, diyan na no, tumatanggap pa rin kapag inaabutan. Tapos sabay tinatago sa likod. Yan. Pag-abutago sa likod, ang hindi niya alam, nasa likuran niya ako. So yan, mga kapatid, no? Kaya hindi naman sa ano, kumbaga, siyempre kanilang ano rin yan, no?
mapaglabanan. Yan. So ito ang pagkakaiba, mga kapatid, no? Ang sabi diyan, no, tumanggi sa lahat, no? Si Daniel, tumanggi siya sa alak. Kasi ang sabi ay si Daniel, no? Ayaw niyang madungisan ang kanyang sarili. Yan. Si Belshazzar naman ay talagang nawala, no? Wala sa kanyang sarili dahil ang kanyang mga ginagawa ay laban sa Panginoon, no? At walang halaga ang mataas niya sa posisyon, ang sabi, dahil sa mga ginagawang hindi kanais-nais, no? Ayun yung ginagawa ni Belshazzar. So ano pa, mga kapatid, no? Yan, so marami pa yung pagkakaiba nila, mga kapatid, no? Ang sabi rito, dinungisan ni Belshazzar ang mga banal na sisidlan. Ito ay matatagpuan natin sa chapter 5, 22-24. So yan yan, mga kapatid, no? Ang kanyang ama ay ang mga sisidlang ito sa templo ay kanilang kinuha. At ang ginawa nila ay ginamit nila para doon sa lagayan ng alak. No? Yun ay banal ay pinakialaman nila. No? Ginamit nila. Yan, ang sabi ay ang mukha ni Daniel ay nagbago para sa mas mahusay. No? Ang mukha ni Daniel ay makikita mo ang pawang kabutihan sa kanya. No? At ang sabi naman dito, ang mukha ni Belshazzar ay nagbago ng mas masahol pa. No? So, kakaiba, mga kapatid, no? Kung ating ipaghambing ang kanilang kung anong merong espiritu. No? So, mas masahol pa. Ano bang ibig sabihin ng mas masahol pa? Kung ano ang nakikita sa kanya ay dito mas makita mo na talagang mas ang mukha ni Belshazzar ay talagang makikita mong hindi maganda ang kanyang mga ginagawa, no? Yan. So ang sabi pa dito ay gayon pa man habang sinisipi ang mga salitang ito mula kay Nabucodonosor at ng reyna na ina, inalis ni Belshazzar ang susing salitang banal. Yan. So, sa ginagawa ni Belshazzar ay talagang wala yung kabanalan, no? Tinanggal niya. Yan ang sabi dito. Pagkatapos ay inaalok niya sa propeta ang parehong mga kaloob na ipinangako niya sa kanyang mga pantas. Ang ilan ay pinaniniwalaan ang mga salita ni Belshazzar sa kanilang mukha na umabot sa konklusyon na hindi niya kilala si Daniel. At hindi niya narinig ang tungkol sa kanya mula sa iba. Bago ang sandaling ito, ang sabi ngunit ang mga salita ni Daniel mula sa talata 22 ay hindi sumusuporta sa pananaw na ito. Kaya ang sabi, ngunit ikaw na kanyang anak o Belshazzar ay hindi nagpakumbaba. Yan. So talaga makikita natin, mga kapatid, no, na ang pagmamataas niya ay talagang sobrang-sobra, mga kapatid, no. Kaya ang sabi pa dito, ang sinabi ni Belshazzar nang magsimula siyang makipag-usap kay Daniel ay naglalaman ng ilang detalye na hindi binanggit ng inang reyna sa kanyang panalita. Yan. So yung binanggit doon ng inang reyna, mga kapatid, no? Ang iba doon ay inalis niya, no? Kumbaga, hindi niya sinundan yung tamang sinasabi ng reyna. Talagang binago niya. Kaya ang sabi, alam ni Belshazzar ang mga detalyeng iyon. Kaya ipinakikita ng mga ito na hindi niya kilala ang matandang propeta. Yan. So kaya ganun na lamang, no? Yung mga sinasabi ni Belshazzar. Isa pa, sinasabi ng pahayag mula sa Daniel
8:27, nang sabi dito mga kapatid, no, ating basahin, sa Daniel 8:27, at akong si Daniel ay nangalupaypay at nagkasakit na ilang araw. Nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. So, itong si Daniel, mga kapatid, no? Yung ginagampanan daw ng hari, bilang hari ay ginagawa rin ni Daniel, no? Ang sabi dito. Kaya, ang sabi pa, ay nagpakita na siya ay humiwalay sa idolatros, no? Sa pagsamba sa mga idol, no? Mga gawa sa mga kamay na ginawang Diyos-Diyosan, no? At lapastangan na piging ni Belsasar. Hinayaan ng propeta na ang pangako ng mga regalo ay lumambot sa kanyang pagsaway sa hari dahil sa napipintong pagbagsak ng Babylonia. Yan ang sabi nito mga kapatid, no? Hinayaan na lang ni Daniel, no? Ang sabi niya, sapagkat napapalapit na, no, ang hatol sa Babylonia. Sa ibang salita, ang anumang pangako ng gantimpala ay tila walang kabuluhan kung isa sa alang-alang ang nalalapit na kamatayan ni Belsasar. Yan. So ang sabi, sa sumunod na panalita, ginamit ni Daniel ang malakas na wika ng paghatol na hindi binibigyan ng pansin ang presyo. Yan. Kahit inalok siya mga kapatid, sabi ni Belsasar ay maipaninaw mo lamang yung aking nakitang nakasulat, naisulat sa dingding ay magiging iyo. No, yung inalok sa kanya na damit na walang ibang makakabili kundi yung mga mayayaman lamang, yung may mga kakayahan. Yan. So, ano pa ang sabi? No? Dito sa bilang mga kapatid, bilang 22:18, tingnan natin ang mga talata na may kahulugan tungkol sa paghangad nitong mga binibigay sa kanya. 22:18 ang sabi dito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Yan. So yan yung mga kapatid, no? Tayo rin naman ay mayroong mga ganun mga kapatid, no? Kung minsan tayo ay sinusuhulan. Pero yung suhol na yan, ano ba ang magiging epekto sa atin? Lalo na sa ating paglilingkod, no? So, tayo mga kapatid, ay hindi lingid sa ating kalaman na meron tayong, no? Kahit ako, nakikita ko yan sa ibang pananampalataya ay alukin ka, no? Lumipat ka lang dito. No, magaling ka dyan, magaling ka magsalita sa religion na yan, ay lumipat ka dito sa akin. No? Kukunin kita. Yan. So, yan mga kapatid, no? Makikita natin yan at mararamdaman natin yung mga ganyan na pangyayari, mga kapatid, no? So, ano pa ang sabi? Doon sa Mika 3:5-11 ang sabi doon, no? 3:5-11 ang sabi doon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagkagigitil ng kanilang mga ngipin at nagsisihiyaw
kapayapaan at yaong hindi naglalagay sa kanilang bibig ay pinaghahandaan sila ng nila ng digmaan, ng digma. Yan. So ang sabi sa 11, ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa. Oh, ayan na mga kapatid, no? Nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya ay nangaghuhula dahil sa salapi. Gayon man sila ay nasasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasama ang darating sa akin. Yan. So bagamat tayo, sabi ay, hindi tayo tatanggap niyan. Bakit? Ay, nandyan ang Panginoon. Nasa kalagitna natin. Diba? So, yan mga kapatid, no? Sabi diyan, dahil sa suhol. Oh. Nagtuturo dahil sa upa. Tayo man mga kapatid ay maraming nagbibintang sa atin ng ganyan. No, meron akong mga nakakausap na talagang yung ating handog at ikapo ay talagang tinitira nila, no? Oh, nanatili lang kayo diyan dahil meron kayong makukuhang ganyan eh. Bagay, di natin sila masisi mga kapatid, no? Kahit ako nung una ay gayon din, nung ako ay hindi pa napaanib dito mga kapatid, no? Ganun din ang isipan ko. Pero talagang nung ako ay ito, binigyan ng Panginoon na maging isang elder, no? Ay doon ko nakikita mga kapatid na hindi pala, hindi ganun, no? So hindi rin natin sila masisi kung ganyan man ang kanilang isipan, no? Na dahil lang tayo ay ganito, naging tapat tayo, no? Nagiging loyal tayo dahil ano daw, no? Wala naman, yung pera nyo dyan, pinaghati-hatian nyo lang yan eh. No? Dahil sa upa, kaya kayo masigasig na nagngangaral. Oh. So talagang ako mga kapatid, hindi ko mano, no? Talagang paninindigan ko na walang ganon. No? Kami ay maglilingkod ng alin, nang walang bayad, no? Bigay sa atin ng Panginoon to na walang bayad, na kaligtasan, bakit hindi natin, no? Iikalat din natin ibahagi sa iba ang kaligtasan ng wala ring bayad. Oh. So, hindi ganun mga kapatid, no? Yan ang ibig sabihin dyan mga kapatid, no? Na ang pagtanggi sa makaloob ay nailalarawan sa mga tunay na propeta. Yan. So, yan mga kapatid, no? Pagtanggi sa mga kaloob. So, ano pa? Ang propeta sa Amos, halimbawa, ay itinuturing na isang sagradong tungkulin ay hayag. Yan. Ang mensahe ng Diyos sa mga tao sa kanyang panahon. Oh. Tungkulin, mga kapatid, no? Tungkulin natin ito. Kaya nga kapag kami ay nagba-Bible study ni Brother Janelle, pag nagkakasama kami tatlong itlog, Brother Ricky, and si Brother Consel, no? Ang sinasabi namin ay, itong aming sinisir sa inyo, darating ang panahon kapag kayo ay nandito na, no? Kayo ay nandito na sa aming tinataha kung anong meron kaming pananampalataya, ay tungkulin din ninyo, no? Na huwag kayo, di kayo manahimik lamang, kundi ibahagi nyo rin yan tulad ng aming ginagawa ng walang bayad. Oh. So, yun yan mga kapatid, no? Napakaganda ng ating matutunan, no? Talagang kung basahin mo lang, Brother Ricky, ng tuloy-tuloy, no? Yung Daniel ay hindi mo ma... Kulang, kumbaga, no? Kulang yung pagkaunawa doon, no? Yung tama lang na maabot ng verse na yon. Pero kapag makuha mo doon sa ibang verse, no? Oh, so doon natin makikita na ng maliwanag, mga kapatid. So hanggang dito lang muna, mga kapatid. Sa sunod ay tatalakay naman natin ang baka huli na ito, Brother Ricky. Kasi
yung 18 at saka hanggang huling verses ay parang isa-isang ano na lang yun. No? Isang topic na lang dun. So mga kapatid, maraming salamat. Nawa ay marami tayong matutunan, no? At may apply sa ating mga sarili na tayo ay maglilingkod. No? Tayo ay magbabahagi ng ating mga aral ng hindi tayo naghahangad ng kabayaran ng kahit anumang suhol. Kaya talagang yan ang tunay na paglilingkod, mga kapatid, no? Na ang sabi pa dyan ni Amos ay halimbawa ay tinuturing na isang sagradong tungkulin na hihayag ang mensahe ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Yan ang ating tungkulin bilang mga Seventh-day Adventist. Muli, magandang gabi at happy Sabbath sa ating lahat. He leadeth me. Hymn number
Panginoon naming Diyos, maraming salamat, Ama, sa gabing ito na kami ay maraming natutunan sa pamagitan ng Propeta Daniel, na kami rin nawa, mga magkakapatid, ay kami man ay mga ngaral, kami man ay bigyan ng isang handog bilang suhol, kami man ay alukin ng ibang mga mananampalataya ng ganon kami. Ama, ay alam namin na kung saan ang aming pagtanggi sa mga ganitong pag-alok ng mga suhol. Kaya Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito, na kami ay mga ngaral lamang, Ama, na ito ay walang bayad, sapagkat itong aming natutunan, itong aming pananampalataya nagmumula sa inyo, ay nakuha namin ito na binigay ninyo sa amin ng walang bayad. Kaya Ama, patuloy kami na patnubayan ng inyong banal espiritu ang siyang laging sumamin upang kami ay magiging isang halimbawa sa mga tao na araw-araw ay amin ang kakasalamuha. Maraming salamat, Ama. At bukas, kami muli ay patnubayan. Ang aming mga ibang elder, ang may jilde, ay tutungo sa dakong kabinti. Kaya sila, Ama, ay sa kanilang paglalakbay, ay ingatan sila, sapagkat sila ay maglilingkod doon kasama ng ibang mga kapatiran. Kami rin naman na maiwan ay gisingin kami na maaga, at kami ay patuloy na makapaglingkod at makasamba sa inyo sa araw ng bukas. Kami ay magkakasama bilang isang masayang magkakapatid na sama-samang mananalangin at umaawit bilang isang paglilingkod at pagtatapat ng pananampalataya sa inyo. Tawad, Ama, kung saan kami nagkulang at nagkasala sa inyo, ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.